Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Nakakagigil talaga itong bagong chairman na si Don Artes. Ayan, nagmumotor ba to? Sa sobrang taba niya ngayon, parang pampanti lang siya sa kotse, hindi niya naranasan ang kasamahan natin na motorista, mga rider na tumulong sa ating pandemic. Nangyari sila nagbibigay na hatid sa mga pagkain. At walang kwenta itong ating bagong chairman na si Don Artes. Motorcycle rider, bawal na sisilong sa footbridge. May multa na raw ayon sa MMDA. Dapat tanggalin na rin yan MMDA, sila sa gabal. At sila nakakaperwisyo sa ating lansangan. At motorcycle rider na sisilong sa footbridge, may multa. Ayan, sabi ni MMDA. At babawalan na rin ang, sa gasolinahan at lalagyan lang nila ng tent daw. At kung papayag ang ating mga rental dito sa mga pagkainan ng mga ayan, gasolinahan. At panoorin po natin ang panayam ni sa Congress House of Representatives si ating Busita. Panoorin natin umalma si Busita sa kanyang pinapatupad. In fact, may nagsuggest nga po kahapon na baka pwede yung mga alulod po ng mga stations na ito ay itapat doon sa ilalim para mabasa din po yung rider. So medyo extreme na po yan na At sana yung mga MMDA bawal na rin sumilong diyan sa footbridge. Para unfair naman sa ating mga motorista. Pero pinag-aaralan po natin. Ngayon naman po, Madam Speaker, naglabas ng memorandum ang MMDA at sinasabi dito na simula sa araw na ito, August 1, 2023, huhulihin na ng kanilang mga enforcers ang mga riders na aabutan ng ulan at sisilong sa ilalim. Ayan guys, may mga MMDA din yan nakasilong. Dapat sitahin din yan at pagmultahin din. Ng footbridge at underpass. Nabanggit naman po sa kanilang memorandum na maaring tumigil ang mga riders at magsuot ng kapote sa ilalim ng mga nasabing lugar. At ang huhulihin lamang at papatawan nila ng multa ay ang mga riders na sisilong at magpapalipas ng ulan. Madam Speaker, malinaw po, hindi na uunawaan ng pamunuan ng MMDA ang problema na dapat nilang solusyonan at nalilimutan nila na sila ay mga public servants na dapat tumugon sa mga nangangailangan. Mali po ang ipinatutupad ng pamunuan ng MMDA. Hindi ito serbisyo, kundi perwisyo. Bakit po natin sinasabi na mali ang ipinatutupad ng pamunuan ng MMDA? Mali po dahil ang mga riders na papayagan nilang tumigil sa ilalim ng footbridge at underpass para magsuot ng kapote ay nananatiling obstruction pa rin sa ibang mga motorista. Bakit naman po natin sinasabi na hindi serbisyo kundi perwisyo ang ipinatutupad nila? Sinasabi po natin hindi serbisyo kundi perwisyo ang ipinatutupad ng pamunuan ng MMDA dahil itinutulak nila sa kapahamakan ang mga riders na walang kapote sapagkat bibilisan nila ng pagpapatakbo ng motorsiklo kapag naabutan sila ng ulan para sumilong sa gasolinahan. Obstruction po, yung unang-una na penalty, ang alam kong penalty dyan is 500 pesos. So, soon, pag naiayos po natin yung ating sistema, particularly yung mga sa mga gasoline stations, I think we'll
I think kaya hindi ito nagmumotor, kaya hindi niya alam ang sitwasyon dito sa mga ating kalsada. At kawawa naman ang ating motor rider, lalo na naghahatid ng mga produkto. Strictly enforced na po yung pag-i-issue ng ticket sa mga magbabiolate. Malalagay po sa peligro ang buhay ng mga riders dahil maaari silang masabitan at masagasaan ng ibang mga sasakyan, lalo pa na mahina ang visibility ng mga motorista kapag umuulan. Madam Speaker, ang mga kapatid nating riders ay naghahanap buhay ng marangal para igapang at buhayin ang kanilang pamilya sa pamamaraang tama at legal. Kapareho po natin dito sila na mahalaga ang bawat minuto at bawat oras para sa kanilang trabaho. Hindi po nila kagustuhan na maabala ang ibang mga kapwa motorista. Tumitigil at sumisilong ang mga kapatid nating riders sa ilalim ng footbridge at underpass dahil kailangan nilang gawin ito para maiwasan ang sakit at nang may pagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay para sa pamilya. Madam Speaker, hindi po makatao ang ipinatutupad ng MMDA sa mga kapatid nating riders dahil sa halip na tugunan nila ang problema, ilalagay pa nila sa peligro ang buhay ng mga ito at kukolektahan pa nila ng malaking halaga ng multa. Isa po sa nakikita rin naming solusyon ay kakausapin po natin yung mga gasoline stations. MMDA na po ang maglalagay ng mga tents para doon po sila sumilong. So, kasama po yan sa aming plano. Mababaw lamang po ang sinasabi ni Chairman Dondon Artes ng MMDA na pakikiusapan nila ang may-ari ng gasolinahan. Ayun ang problema kung papayag ang mga gasolinahan. Kung nakaka-istorbo rin sa mga gasolinahan natin, mga nagpapakarga dyan, at lalo na sa mga convenience store, kung papayag sila. I-park ang ating mga motor at magkapote kapag uulan. Tama nga si Representative Bosita, lalong bibilisan lang ng motor at habulin ang gasolinahan para magkapote, lalo na pag paralapit na ang ulan. Para maglaan ng espasyo sa mga riders na titigil at sisilong kapag naabutan ng ulan habang nagmamaneho. Una, ipinapasa ng pamunuan ng MMDA sa mga pribadong gasolinahan ang problema na dapat solusyonan ng kanilang ahensya. Ikalawa, kahit na may mabuting puso at kalooban ang may-ari ng mga pribadong gasolinahan, hindi sila sasang-ayon sa sinasabi ni Chairman Artes dahil ililipat lamang sa kinala ng MMDA ang obstruction sa mga motorista at mga customers nila at makakasira din po ito sa kanilang negosyo. At ikatlo, parang takot na takot si Chairman Artes na bawasan ang bilyong-bilyong piso na budget ng kanilang ahensya bawat taon at ang milyong-milyong piso na kanilang kinokolekta mula sa mga motor. Biro niya, nanda milyong-milyong pala ang pera ng MMDA para ayaw mabawasan. Saan nila kukunin yan? Ang mga bilyong-milyong daw. Bawat taon, ayaw nilang gumastos at maglaan ng tamang solusyon sa problema. Madam Speaker, hindi po maitatanggi kapareho ng iba't ibang sektor, malaki ang ambag ng mga kapatid nating riders sa pag-usad ng ating ekonomiya. Higit nila itong napatunayan noong mayroon tayong pandemya at hindi natin magamit ang mga pampublikong transportasyon. Sila po
ang sumagip sa atin para isa-isang ihatid ang mga pasahero, mga pagkain at iba pang mga produkto. Nabanggit ko po ito, hindi para sumbatan tayong mga nanunungkulan. Nabanggit ko lamang po ito para ipaalala sa chairman ng MMDA, Attorney Don Don Artes, at sa iba pang mga kinauukulang public servants na tugunan natin ng tama ang mga problema ng mga kapatid nating motorista. Hindi natin kailangan bigyan sila ng sobra. Tamang serbisyo lamang po at hindi serbisyo ang kailangan ng mga ito. Alright guys, ayan na napanood nyo si Congressman Bozita at serbisyo, hindi perwisyo. Ayan na sabi kay bagong chairman na si Artes. At maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at pakikinig dito kay Karob Trip. Don't forget to subscribe at comment down below sa mga, lalo na sa mga motorista na mga naghahatid sa atin ng mga produkto, ng mga pagkain at serbisyo. At maraming salamat kay Congressman Lieutenant Bozita sa ating mga motorista. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat.